Lahat yan, lalahatin ko. I'm sorry, mga kaibigan. Sa katotohanan na ito, may mga lumalapit sa akin. Ito anya si ganito. Tatakbong presidente, pwede ka ba na mapasama? Ibig sabihin nun, gamitin tong programa ko. Ha? Para sila pagandahin. Tinanggihan ko na ho, mga kaibigan. Yung opisina ni Vice President Robredo, hindi lumalapit sa akin. Ha? Hindi nyo kailangan lapitan. Lalo na presidente pinag-usapan, baka sakali pa kung local officials. Pero pagdating sa presidente, kasi ang katwiran ko, kung makakabuti sa lahat, makabubuti na sa akin, okay na sa akin yun. Kasama na ako ron sa lahat. Pero kung makasasama sa iba, ayaw ko. Ha? Ayaw ko. Ayaw kong lukuhin yung sarili ko. Kaya kagabi, sabi ko sa inyo, bago tayo magsipagsalita, kumbinsihin nyo muna yung sarili nyo, pag-aralan nyo. Ito, tamang pagkakataon. No? Wala tayo pare-parehong mga ginagawa. Eh. Kausapin nyo sarili nyo. Diba? Ito bang eleksyon na to? Ano ba magiging kapalaran natin dito? Diba? Ayan na mga incheck. Pinakikilaman na nga eleksyon natin eh. Ayan o. Nabuko na, diba? Dennis Uy na naman ang kumpanya. Pangatlong eleksyon na ito na pinakikialaman ng mga dayuhang incheck ang ating eleksyon. E di sila na magdi-decide, nagdi-decide ng eleksyon. Kunyari na lang itong eleksyon. Ha? Kunyari na lang yan kasi may survey na. Oh, kung sino pala malakas sa survey, aatras yung mahina, sabi ni Lacson. Para tulungan yung malakas. Eh, ba't pa tayo mag-i-eleksyon? Eh, ceremonial lang pala yung eleksyon sa inyo eh. Di nang loloko kayo. Hindi ba? Mga kaibigan, survey pala, di. Ibase na lang natin ang mananalo sa survey. Ganun ba yon? Ba't pa tayo pupunta sa presinto para sabihin natin kung sino binoto natin? Isang malaking katarantado yan. Ba't ka pa magpaparehistro? Ganun pala gusto nyo, survey. Sipin mo ang magdi-decide ng eleksyon, survey, pagkatapos China. Kontrolado na ng China. Ng communist China. Ang eleksyon dito, ang tangi na lang makapagpapabago niyan ay ang desisyon nating mga tao. Kung tayo ay papayag. Kaya ang sabi natin kagabi, tanungin mo sa sarili mo kung ikaw ay desidido ng manindigan. Manindigan ka, hindi yung napakagaling mo magsalita sa social media pero hindi ka naman makapanindigan. Wala kang integrity. Di ba? Oh, pagdating yan eh, naglabasan lang yung mga kakandidato na bago na isip mo, na bago na paniwala mo, natakot ka na. Bakit ka matatakot? Sa iba. Bayaan mong gawin ng iba ang gagawin nila. Ang importante, yung conviction ng tao. Basta't ako ay nakahanda, ako, ang programa natin, ay maninindigan tayo para hindi natin pahintulutan na tuluyan na tayong sakupin ng China. Wag! Kawawa naman ang mga anak natin. Kawawa naman ang ating mga apo, mga anak ng ating mga anak. Sapagkat ang patakaran ng incheck, gagawin nila dito. Ginagawa na nga ngayon eh. Ina-advance na nga yung mga batas eh. Di ba sila Lacson ng author? Ganyan ang ginawa sa Hong Kong, di ba? Ang tao nagkaroon ng ayaw na ayaw ng mga mamamayan sa Hong Kong, di ba? Na masakop sila ng sarili nilang pinanggalingan in China. Ayaw nila, di ba? Oh, yung iba ngayon, nagsisilayasa na ron dahil
Komunista na ang takbo eh. Ha? Lahat ng negosyo kukunin. Oh, mga kaibigan. Ala na. Sinong tarantado papayag dito? Ha? Mga traitor sa bayan. Ayan oh, tita mo yung Dennis, uy, lumaki ang mga negosyo bigla. Kasi siya yung conduit ng mga namumuhunang, yung mga puhunang ipinapasok ng China. Pag sinabi mong investor dito ng China, 50% yun. Pag-aari ng gobyerno nila. Kaya gobyerno nila magpapatakbo. Sa Texas, ha, may binili silang lupa ron. Hinaharang ngayon ng mga senador. Ay, hindi na nga lang natin mapag-uusapan eh. Sila gumagawa kaagad ng aksyon. Ayaw nilang i-compromise ang kanilang seguridad. Ha? Kaya magpapasa sila ng batas para mahadlangan yung pagtatayo, pagpasok sa mga communications business, kasama yan, mga kaibigan. Oh, at kung ano-ano pa, na dito i-compromise. I-compromise. Oh, mahirap lang dito. Hindi natin nasisiguro itong mga negosyanteng Pilipino dahil dito wala tayong ano eh, yung mga pangkaraniwang tao na nagkakaroon na ng opportunity na makapagtayo ng negosyo. Hindi katulad sa ibang bansa, tinutulungan ng gobyerno. Dito hindi, ang tinutulungan dito dayuhan. Lalo ngayon, in check, in China. Hindi katulad sa ibang bansa, tingnan mo, pumunta ka ng Korea. Ano sikat dyan na kumpanya? Samsung. Di ba? Meron silang mga sarili. Kaya kahit pumasok ang investor, mga kaibigan, hindi sila lalamunin. Hindi sila lalamunin ng dayuhan yung kanilang mga negosyo. Protektado ang kanilang mga, ang kanilang ekonomiya at mga interest nila. Oh, eh tayo, meron bang ganyan? Hindi. Doon din ibibigay sa mga dati na. At lalo na ngayon, may bago. Dito binibigay kasi ito kaalyado nila. Eh, kaya binibigay dyan, eh kasosyo siguro sila dyan. Di ba? At kasosyo ang China dyan. Yun ang importante. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Pero ito ah, ipapanood natin sa inyo yung kanyang programang Bakuna Express, mga kaibigan. Siya lumalabas eh. Lagi yan eh. Tuloy-tuloy yan eh. Ongoing yan eh, continuing eh, mga kaibigan. Hindi naman yan pabalat bungay. Makikita nyo naman sa Facebook yan. Kaya ko gustong ipakita at iparinig sa inyo, ha? Bakit? Wala naman naglalabas nito sa media eh. Kaya, para dun sa mga hindi naman gumagamit ng social media, eto, mapapakinggan ninyo. Kung sa radyo kayo nakikinig, lalo na, yung mga nanonood naman sa social media, makikita nyo pa. Ha? Eh, dalawa na nga itong video eh, kasi nakakuha na naman ako ng bago, yung sa Quezon City. Pangalawang araw daw nila ngayon sa Quezon City. Kahapon, tsaka ngayon. O na isang araw, sa probinsya eh. Na, yung nasa probinsya siya, meron na ako rito na yun sana ipapakita ko ngayon. Eh, pero kanina meron ako nakita na inasa Quezon City sila. Ito muna paparinig ko sa inyo. Inasa Quezon City. Pakinggan natin at panoorin ninyo si Vice President Lenny Robredo. Magandang hapon. Nandito tayo ngayon ulit. Day 2 ng QC Vaccine Express. Lumakas po yung ulan. Ngayon medyo tumitila na pero kanina malakas.
mahangin, pero tuloy-tuloy pa rin yung daloy ng mga nagpapabakuna. Today, karamihan ay TODA drivers, karamihan din ay mga delivery riders. Nakakaawa nga yung iba kasi dahil bumuhos yung ulan, basa yung iba. Although nagpasabi tayo sa kanila bago pa nito, upon registration, na magdala sila ng mga raincoats, nakikita ko pa din yung iba wala. Pero nilalapitan po namin yung mga wala. Sabi nila, okay lang, basta nabakunahan na kami. So nandito po kami ngayon sa loob ng tent. Yung ating volunteers ay tuloy-tuloy. Pakita ko lang po ito kung paano natin tine-take care yung mga bakuna. Yung karamihan ay nandun sa mga buses. Meron po tayo mga freezer sa taas at mga coolers. Pagkagaling doon ay dito. Ayan. Ang mga nilalagay natin dito, etong ice pack na fini-freeze. Bakit ice pack? Kasi pag tiningnan po natin, bawat lamesa ng mga bakunador ay meron silang mga coolers. Sa loob ng mga coolers, nilalagyan natin ang ice pack. Kasi may temperature na... Ibang po sa ating mga riders, pacheck po ang inyong mga lanyard. Baka po nabasa. Esensya na. May temperature na kailangan na i-maintain para yung quality ng bakuna laging okay. Pag nakita po natin gaya nito, ayan, gaya po nito, lalagyan siya ng mga bakuna na binabakuna natin. Pero ito ay parang thermometer. Ito po yung kumukuha ng temperature. Sinisiguro lagi na yung temperature sa loob ay naaayon sa requirements ng bakuna. So, pag tiningnan po natin, Doktora, pwede ko bang buksan? Pag tiningnan po natin, ganito yung itsura sa loob. Ayun yung bakuna. Hello, sir. Meron po siyang mga ito. Ito po yung ice packs na nag-maintain ng temperature sa loob. Thank you, Doktora. So, medyo maraming detalye yung kailangan asikasuhin. Pero so far, very smooth ang flow. Ngayon lang po, medyo nagsiksik sa mga tents. Pero kanina po, hindi pa umuulan, ay mas madali dito. Mas madali, makabangga ka. Mas madali dito. Ito po yung vaccine area. Pag usog-usog po natin doon ng konti, makabangga ka. Sir, salamat. Ay, sorry. Dito po yung pre-screening. So, sa vaccine area po ay mga doctor saka mga nurses. Dito sa pre-screening ay mga doktor din. Pero ina-assist sila ng mga medical students. So dito po kinukuhaan ng blood pressure. Dito chine-check kung merong mga red flags na nararamdaman. Pero kahit po ang dami nung dumagsa today, very, very organized. Very, very organized yung lahat. Bawat area ay meron pong representatives yung OVP. Meron pong representatives ang OVP saka ang Quezon City Government. Puntahan siguro natin doon kasi yun yung hindi natin napuntahan kanina. Tinuro ko po, ito waiting area, mga registered na ito. Mga registered na sila, naghihintay sila ng pre-screening. Tapos vaccination doon. Ito po nandito monitoring. Habang minomonitor sila ay binibigyan po sila ng post-vaccination kit. Tapos binibigyan po sila ng mga gift certificate from Pure Gold, 500 pesos worth ng groceries. Dito naman yung parang, dito nila sinasubmit yung kanila mga lanyards. Yun. Ang iba dito binibigyan ng kits.
Sinabi ko po ito kahapon, yung laman ng kit ay tubig, masks, mga gamot just in case meron silang mga meron silang mga side effects na maramdaman. So ano naman? Tapos na kayo? Huwag kayo magpaulan, ha? So ano naman, happy naman yung mga nabakunahan. Actually sobrang touching tingnan yung mga nakapila, nagabakuna kasi excited sila. Excited sila. Nagkukwento sila kahapon na nung una ayaw daw talaga nila, lalo yung mga toda. Pero dahil na iintindihan na din nila yung importance ng pagbabakuna, nung nalaman nila na meron tayong drive-thru, naging excited sila kasi konti yung abala for them. So ito, gaya kahapon, pag nakakakwentuhan natin, marami nagsasabing, kumayod kami kanina, pagkatapos ng bakuna, kakayod pa din kami. Kaya ano, marami ngayon yung nakikita ko yung mga t-shirt, ayan, Lala Move, Grab, marami, kanina Food Panda, Angkas. So iba-iba talagang iba-ibang mga riders. Marami naman yung may dala ng ng kapote. Pero meron pa ding wala. So sana hindi masyadong, konti lang naman yung areas dito na walang tent. Pero yung pag-uwi kasi nila, pag alis nila dito, umuulan pa din ngayon. So sana hindi naman sila masyadong maapektuhan. Nagpapasalamat ulit tayo. Nagpapasalamat ulit tayo sa Quezon City Government, sa Robinsons, Novaliches, sa ating PNP na sila yung tumutulong sa atin sa kaya organized masyado dito. Yung Ube Express, syempre, yung ulitin ko lang ulit, yung Pure Gold, yung Mass Flex, na yun yung nag-provide ng ating mga coolers. Marami pang ibang mga angat buhay partners na medyo mahaba yung listahan, pero papasalamatan ulit natin sa ating Facebook page. So, sana tumila na yung ulan kasi nakakaawa sila mabasa. Pero pag tinignan natin sa registration areas, ang dami pa din. Gaya doon, marami pa din. Doon sa papasok, marami pa din. Hindi lang pala PNP yung andito, pati Philippine Army, yung AFP andito din. So nagpapasalamat tayo sa kanila, sa lahat na tulong. Sana napasalamatan ko lahat. Pero yung volunteers natin, sobrang para sa bayan. Kanina nakakwentuhan ko yung isang doktor, sabi niya, ma'am, wala pa akong absent, ha. Yung lahat na Vaccine Express nyo, nag-volunteer ako. Yung isang kakwentuhan namin kahapon, taga Las Piñas siya, tapos meron pa siyang baby. Sabi niya, iniwan ko lang, ma'am, yung baby ko sa in-laws ko para maka-volunteer ako dito ngayon. So, talagang nakaka-impress yung compassion ng mga volunteers natin. Kasi hindi naman madali for them, eh. Gaya nito, dahil drive-thru kami, walang aircon, talagang init at ulan yung... Bueno, mga kaibigan, may konti pang ano yan, ha? Konti pang natitira, kaya lang, pinutol na natin. Yung pinlay natin na video at audio ni Vice President Robredo para sa hindi mga nakakapanood at nakikinig lamang sa radyo kanina, yun po ay habang nagsasalita siya, naglalakad, mag-isa lang, eh. At saka yung kumukuha sa kanya, sa cellphone lang. Makikita ninyo yung video, di ba? Cellphone lang yun, kaya pahaba lang, eh. Tapos itim na yung gilid. Cellphone lang yun. Walang security, ha? Ang laki nung nilalakaran niya, oh. Makikita mo lang sa mga background, at meron din yung kuha siya, nandun siya sa nasasakop ng tent kung saan isinasagawa yung vaccination, inoculation, at naglakad siya patawid dun sa nasa gitna, eh.
Umuulan ha, mga kaibigan, naka-jacket lang na mayroong hood. Ha? Yung parang kapoting jacket, di ba? Na mayroong hood. O sipin nyo, kaya bang gawin ng iba yan? Iba nga, takot na lumabas eh. Di ba? Wala naman lumalabas talaga eh. Siya lang yun eh, mga kaibigan eh. Eh, di ba sabi, sa drama ni Digong nyo eh. Kesyo, gusto kong makita eh, kahit pigilan daw siya ng doktor. Hindi, lalabas ako. Lalabas daw siya, saka lalabas. Sa labas ng bahay. O doon sa labas ng Malacanang. Mga kaibigan, hindi nyo kaya yun. O, sino mga politiko? Wala eh. Eh, yung paglabas mo, hindi mo na kailangang sabihin yung kasi, trabaho ninyo yun. Yung makita kayo ng tao sa panahong ganito, sa panahon ng mga kalamidad, ng mga pandemya, kayo ang dapat mamuno. Kaya iniisip natin, wala nang gobyerno eh. Wala naman kayo eh. Kahit local officials, naku po. Ha? Magpapakita lang sa camera. Eh yun ang tagal oh, nandoon talaga. Makikita mo na uulanan si Vice President Lenny Robredo. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi-hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na